Nanay, magandang araw sa inyo. Sorry, maggabi na ho. Alas 6 ng gabi, isang maulan, mapayapa at ligtas na gabi sa inyong lahat, mga kababayan kong tagalungsod ng Maynila. At sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan dahil kailangan po talaga natin na magdoble ng ingat at patuloy pa rin kumakalat ang mapaminsala na COVID-19 virus sa ating komunidad dito sa Maynila at sa Metro Manila at sa buong bansa. Mga kababayan, I hope hindi namin kayo naabala sa inyong mga gawain while we're doing this broadcast, but this is a very urgent and nakapanginginig ng laman na balita at nais naming i-share sa inyo ang aksyon na ginawa ng pamahalang lungsod ng Maynila sa isang nalathala o lumalabas sa mga social media account at sa mga tindahan sa online. May isa po kanina, mga alas 2:30 ng hapon, ay may napabalita na may isang produkto na itinitinda dito sa lungsod ng Maynila, na beauty product. At nakasaad po doon sa kanilang address ay first floor, 707 Santo Cristo Street, San Nicolas, Manila, province of China. Makikita niyo po sa inyong screen, mga kababayan, hindi ko po alam kung nakabili na kayo ng mga produkto na yan. Na sinasaad sa produkto na yan, na yan daw ay gawa sa San Nicolas, Binondo, Manila, province of China. It caught our attention, mga kababayan. Kaya immediately, I asked Director Levi Facundo and Major Ibay of SMART to go to the said place and order the closure of such store. Sapagkat mga kababayan, una, kung usapin rin lamang ng permiso o lisensya sa pagninegosyo sa lungsod ng Maynila, meron na po kagad silang violation. Yan po yung misrepresentation ng kanilang address. Ang bawat lungsod o local government sa buong Pilipinas ay nagbibigay po ng business permit base sa kung saan ang lugar ng kanilang tindahan. At dahil doon po ay ini-inspection po yun at malalaman na talagang may tindahan sila at sumusunod sila sa mga regulasyon o alituntunin na pinatutupad ng lokal na pamahalaan. Kanina po ay napatunayan namin na yung sinasabing address ay nag-i-exist. First floor, 707 Santo Cristo Street, San Nicolas, Manila. Agad ko pong inatasan si Director Levi Facundo, ang chief ng ating business permit. At inorderan ko pong isarado ang nasabing tindahan. Una, katulad na nabanggit ko, misrepresentation. Pangalawa, at higit sa lahat, ang Binondo ay bahagi po ng Maynila. At ang Maynila ay Pilipinas. Ang Maynila ang kapitolyo ng bansa. Hindi po ito probinsya ng China. At niminsan, hindi ito naging bahagi ng China sa anumang latahalain o kasaysayang na itala sa panahon natin at sa panahon ng mga ninuno. Kaya po, immediately, hindi po katanggap-tanggap sa akin bilang Pilipino, bilang Manileño. Hindi po natin papayagan ito. Totoo na gusto ko magnegosyo ang mga tao sa Maynila. Kahit ano pa ang lahi, kulay, nasyonal, welcome mo kayo sa Maynila. As long as the law allows it,
And when you're in Manila, you follow our laws. And when you're in the country, while in Manila, you follow also national laws or existing laws in the country. And also here in the local government unit of the city of Manila. Kaya po, pumanatag kayo mga kababayan kong Tagalungsod, hindi natin hahayaan ang mga superpower na yan na para bang tayo'y pinipitik-pitik na lang sa mata at ibinabaliwala nila ang soberenya ng ating bansa at dito pa gagawin sa Maynila. Maalala ko noon, nung ako'y bata, napapanood ko sa mga balita noong mga dekada 90. Nag-umpisa po yan, nangingisdang isda sa dagat natin dito sa may Zambales area. Ayoko pong mangyari yon. Yung ganong karanasan ko na kung saan nung araw ay para bang tinataboy-taboy lang sila sa mga karagatan natin. At nung bandang huli, ayan na po yung malaking problema natin kinakarap sa mundo. Kaya hindi ko po papayagan itong unti-unti na namang pamamaraan ng isang bansa na para bang inaangkin ang malayang bansa o ang lungsod ng Maynila. While it is true that under our history, the biggest Chinese Filipino-Chinese community is in Binondo. But these are Filipino-Chinese whom we respect and some of them are heroes of our country which we continue to immortalize and recognize the effort of our Filipino-Chinese during troubled times in the past. But this Chinese national na nagkaroon ng pagkakataon makapaghanap buhay sa ating lungsod. At atin naman silang hinihikayat. Sabi ko nga sa inyo, kahit anong nasyonalidad, pwede magnegosyo rito basta allowed ng batas. Pero magninegosyo silang patas at walang pang-iisa. Kaya po sa mga kababayan kong nanonood dito sa lungsod ng Maynila, umasa po kayo. Hindi po namin papayagan itong mga individual na ito na para bang sinasampal-sampal na lang tayo sa mukha natin at sa harapan natin. Umasa kayo na pananatilihin natin na mga produkto na tinitinda sa lungsod ng Maynila ay dumaan sa mga regulasyon o alituntunin, pumasa sa mga alituntunin na pinatutupad ng ating bansa. At napag-alaman din namin mga kababayan through the coordination of our city to FDA. Sila po ay hindi lisensyado na magtinda ng mga beauty products. Ano po ang ibig sabihin noon mga kababayan? Malalagay sa alanganin ng mga batang Maynila sapagkat itong mga produktong ito ay hindi dumaan sa masusing pagsisiyasat ng Philippine FDA. In fact, wala pong batch number at ng name and address of company or person responsible for placing the product in the market. Yan po ay ilan lamang sa mga bagay na hindi po nila sinunod. Kaya kung sino man ang nanonood na may kakilala sa mga may-ari ng Lazada, ng Shopee, akin pong kinukuha ang inyong atensyon. You might be facing some legal problems by allowing your store online for this product to be sold or to sell in your respective website or online store. The physical store is closed already and we will not allow it. Now, mga kababayan na mga nanonood, kung kayo ay meron pang impormasyon dito sa lungsod ng Maynila na nagtitinda ng mga ganitong produkto o pagkain o anuman, katulad ng mga hinuhuli nating karne na galing din sa China na pumapasok dito sa lungsod ng Maynila na mga walang permiso, ganyan din ang ibibigay nating atensyon sa mga produktong ito. Mag-ingat po kayo sa mga beauty products na yan. Baka mamaya, imbis na lalo kayong gumanda, mapasama pa ho.
ang kalalagayan ninyo. Kaya po may tinatawag tayong regulatory office, in this case, Food and Drug Administration or FDA. Kaya po sa ating mga kababayan, umasa kayo na itong limang may-ari ng nasabing kumpanya, Elegant Fumes Beauty Products Incorporated, ay hindi na po makapagninegosyo sa lungsod ng Maynila. At 2 sa 5 ay mga Chinese national. Yung 3 po ay mga Pilipino at yung 2 ay Chinese national. Akin pong gagawin pagkatapos ng broadcast na ito ay susulat ako sa Bureau of Immigration to deport and declare these 2 Chinese national undesirable aliens in violation of existing rules and regulations in doing business in the city of Manila and misrepresentation na para bang inaangkin nila ng Maynila ay sa China. Ilagay pa ay province of China. Hindi po ako governor ng China. Mayor po ako ng Maynila, Philippines. Yan po ang address ng Maynila. Ulitin ko. Manila, kapitolyo ng bansa. Ang bansa ay Pilipinas at ang Pilipinas ay malaya. May sariling sovereignty ang ating bansa. So beware. Those who are watching, you may not understand me, you may ask your friends. Those foreigners, you are welcome in the city of Manila. We will protect you the way we protect our people. There will be certainty with our rules. Pipilitin naming maging makatwira habang kayo'y nananatili o naghahanap buhay sa lungsod ng Maynila. But at no way na kayo ay harap-harapang aalipustahin ang aming lungsod hanggat ako ang mayor ng lungsod. You have no place in Manila. Those who will do illegal business in the city, more so with foreigners. Muli, mga kababayan, kung kayo may mga impormasyon, tulungan nyo kami maging mabuti at efisyente sa aming paglilingkod sa inyo. Amin po itong tatanggapin at itatabi namin ang inyong pagkakilala. Puproteksyonan namin kayo. At sana po, kung hindi kalabisan, please share this broadcast so that everybody will be informed in the action taken by your city government against these unscrupulous foreigners who are doing illegal business in the city of Manila. Magandang araw po. Manatili po kayo sanang ligtas at malusog, mga kababayan kong tagalungsod ng Maynila. Mag-iingat po kayo. Let me take this opportunity to remind you, please, wear mask, wash your hands, and always continue to keep distance or practice physical distance. May awan Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng buong makeup. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you.